Pinalikan mo ko, Nay. Mahanda rin ako. Charming? 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 Tutuinin mo to. Iuwi na kita. Uwi na tayo. Miss, tinatanong kita. Sino ka at masyado kang apektado sa nangyayari sa pamilya ko? Kilala ka ba ng anak ko? Ako si Lizette. Si Princess ang kakilala ko. Ako ang napag-utusang magsabi sa kanya ng tungkol sa mga nangyari sa mga magulang niya kahapon sa eskwelahan. Nasabi mo na ang dapat mong sabihin kahapon. Bakit kailangan ka pang pumunta ngayon? Naaawa ho ako sa bata eh. Nag-alala din ho ako dahil hindi siya nakapasok kanina. Kaya nga ho, nagpunta ako dito ngayon. Kung ganon, maraming salamat. Pero pwede din ho... Look, we have all the sympathy and the support we need in this family. Good day. Smita, alaga mo dumarating. Ha? Diyos ko, ino yung nangyari. Ha? Ang kalo ko mabibili ka ng gamot. Bakit parang lalo siyang lumala? Smita, ikaw mo nang bahala sa kanya. Ikaw mo nang mag-alaga ka, Charming. Pupunta ako lang tao may kagagawa ng kalupitan na ito. Sumusobra na talaga siya. Dapat mahinto na to. Aalagaan ko si Charming! Smita, kasi ba susugurin na parang nagigirahin? Parang hindi mo naman alam kung sinong kontribida sa buhay ni Charming. Siyempre, Sofia yung brakuda. Ho, good luck sa kanya, no? Tulo lang ako. Ay. Baby? Yes, I'm calling regarding that flight to Davao that crashed. Any update on it? My son was on that flight. Enrico de Saavedra. Ano? What kind of an answer is that? Nag-aalala na lahat ng pamilya ng mga pasahero at biktima ng kapabayaan nyo. Yun lang maisasagot nyo. Wala kayo update! Ma'am, ipa-follow up ko po yung airlines early and I will update you as soon as meron ng balita. Opo, Doña Amparo. Tutulong din po ako. Meron po ako mga kaibigang media people from Davao na kinakontak ko oras-oras. Para po may first-hand info tayo. Yes, this is Amparo de Saavedra. General Martinez, is this you? Yes, sir. I need your help. It's regarding my son. Kailangan ko ang tulong mo para hanapin siya. Yes, he was on that flight. Pero walang update ang airline. Yun lang, maisasagot nila ko lang, ma. God, I feel so helpless out here. Please. Please, tulungan mo ako. Tulungan mo ako like I helped you before. Pakilusin mo mga tao mo, General. Please. Ate Sofia! Ate Sofia! Oh! Mag-uusap nga tayo! Oh! Ano pag-uusapan natin? Tumahangos mo ng ganyan? Hindi ano! Kundi sino? Si Charming! Wala ka talaga awa sa kanya, no? Nagdi-delirio na ngayon tao, sobrang taas ang lagnat niya. Dinala mo pa sa bodega na yun! Alam mo ba naabutan ko siya? Walang malay at halos kainin ng daga! Anong klase kang ina? Simula pagdating ko dito, nasaksihan ko na kung paano mo siya tatuhin ng ganun! At hanggang kailan? Hanggang kailan mo siyang gagawin? Hanggang kailan mong balak tatuwing hype si Charming? Hanggang sa wala siya hininga? At mamatay?
hindi na makakapain ng ganun. Hanggat naririto ako, hindi mo na siya masasaktan! Talaga lang, ha? Talaga lang! Ang lakas ng loob mong sumugurito at kusapin ako ng ganyan! Baka nakakalimutan mo, Inoy, nasa poder lang kita. Sabit ka lang sa pamilyang to. At hanggat nakatira ka at lumalaman kayo ng charming niya sa bahay na to, walang pwede magsabi sa akin kung paano siya dapat ratuhin! Wala! Ate, bakit napakalupit mo sa kanya? Anong ginawa sa'yo ni Charming? Kailangan mo siyang dalhin sa bodegang yun. Kung kailan kailangan niya ng pagmamahal at pag-aarugaan ng isang ina. Ate, may sakit si Charming. Kailangan mo siyang gamutin. May sakit si Charming! At maaring mahawa ang mga anak ko! Inaisip ko lang sila Vanessa at Libby. Kapag nahawa yung dalawang isa alaga mo, meron ba tayong panggastos, ha? Meron? Wala, diba? Kung yung pera nga ng kuya mo, kulang sa pang-araw-araw, ikaw pa kaya itong walang trabaho? Inoy! Baka nakakalimutan mo, ikaw yung pabigat at dagdag pakain namin rito! Imbis na sumusugod ka rito, tinataraya mo ko, maghanap ka nga ng trabaho mo! Salamat ka. Masakit itong kamay ko, kundi kanina pa kita sinampal! Mas ng loob mo ah! Kapal lang mukha! Sila? Patayin na ba sila? Bakit ganon? Lagi naman ako nag-pray for them. Pero parang di naman naririnig ni God sa mga prayer ko. Alam ba ako ni God? Princess, mali ang magtampo kay God. Mahal na mahal niya kayo ng mami at daddy mo. Sabi ko sa'yo, ipag-pray mo lang sila lalo. Isisave sila ni God sa plane crash, diba? Magkakasama na rin ulit kayo. Talaga, Tita Doris? Hindi papabayaan ni God sila mami at daddy? Oo, princess. Sabi ko nga sa'yo, huwag mo lang titigilan ang pag-pray. Tsaka, ka na nga umiyak. Kasi mapapaos ka. Tapos pag napaos ka, hindi mo sa kanila masasabi yung I miss you tsaka I love you, di ba? Opo, Tita Doris. Di na po ako iiyak. Para pagdating nila mami at daddy, maraming I miss you and I love you ang sasabihin ko. Kasi, yun naman talaga ang gusto ko eh. Sana, umuwi na sila soon. Huwag ka mag-alala. Uuwi din sila, princess. Uuwi din sila. Inoy, napainom ko na siya ng gamot. Bababa na ang lagnat niya. At mas mapapadali ang paglabas sa mga bulutong niya. Mas mabilis siyang gagaling. Kamusta nga pala ang pagsugod mo kay Sofia? Alam mo, Inoy, nagpapasalamat at ako at dumating ka sa buhay ni Charming. Kasi simula nung dumating ka, nagkaroon na siya ng kakampi. May magtatanggol na sa kanya. Hindi siya sumita eh. Wala pa rin ako magawa. Wala pa rin ako laban kay Ate Sofia. Gustuin ko mang tulungan si Charming. Wala akong magawa kasi hawak niya ako sa leeg. At yun ang ipinamukha niya sa akin. Hindi ako makalaman.
Doris, sandali. Mauna na po ako, Donya Amparo. Kailangan ko na po kasing umuwi. Alam ko. Kaya lang, makikiusap sana ako sa'yo kung pwede. Dito ka na lang muna matulog. Ho? Kailangan ni Princess ng isang taong magpapakalma sa kanya at magpapatahan sa bawat iyak niya. At ikaw yon. Pwede bang pagbigyan mo ako para sa apo ko? Please, alang-alang kay Princess? Oho, Donya Amparo. Dito po ako matutulog. Maraming salamat, Doris. Wala ako naman. Bakit mo dinala yan dito, ha? Wala ka bang narinig sa mga sinabi ko sa'yo kanina, ha? Ilayo mo yan dito. Ayoko mahawa ang mga anak ko. Ate, napainom ko na po siya ng gamot. Hindi ko pa siya lalapit kay Vanessa at kay Libby. Ako po mag-aalaga sa kanya. Bakit ba ang kulit mo? Kahit doktor pa magsabi sa akin, hindi ako papayag. Nagbahay ko to. Ako magsasabi ko na pwede hindi pa rin gawin dito. Sige na, umusta kayo. Ibalik mo yan doon sa hotel. Ibalik mo. Huwag mong hayaang tuloy ang magdilim ang paningin ko, ate. Nakikiusap ako sa'yo na maayos. Ayaw mo makinig. Kailangan pamandaanin sa dahas para papasukin mo anak mo may sakit. Hindi yan sa taas matutulog. Dito kayo sa baba. Charming. Ito ka lang, ha? Ukuyin ko lang yung banig mo para mapagpahinga ka na, okay? Ma'am, si Doña Conchita po. Hello, Mare. I'm okay. Thanks for the concern. Pero hindi ko pa talaga matanggap ang nangyari sa anak ko. Alam ko. I have faith and naniniwala ako na may dahilan ang lahat. Pero napakaaga pa para mangyari sa anak ko ang ganito. Hindi ako papayag na kunin niya si Enrico. Tama na yung kinuha niya ang kapatid ni Enrico. Tama na yun. Ming, bakit? May masakit ba sa'yo? Wala po. Okay lang po ako. Ay, salamat. Sana magpekto na agad yung gamot na pininom namin si Nisyo Shmita. Para gumaling ka na. Tito Inoy, salamat po sa pagligtas at pag-aalaga niyo po sa akin. Mahal na mahal ko po kayo. Charming, mahal na mahal din kita. Ha? Tatandaan mo yan.
Libby? Libby? Libby! Ako nilalagnat. Vanessa! Vanessa! Gising nga anak. Kunin mo yung gamot sa baba. Dali, nilalagnat ang kapatid mo. Libby? Anak? Ako anak, nilalagnat ka. Ako ba? Magkabulutong ka rin ha. Ako, Diyos ko. Nilagnat. Mabilisan mo, Vanessa! This is Mrs. Saavedra, yes. Huh? Oh. What? May survivors? Dalawa? Babae at lalaki? Kasama ng anak ko ang asawa niya. Baka sila yan. But please, please. Can you confirm it and call me right back? Thank you. Thank God. Oh God. Princess. Halika. May maganda akong balita sa'yo. Talaga po, Lola? Buhay ang daddy at mami mo. Talaga po? Yes. Buti sila. Buhay nila. Oh, bakit? Lola, pupunta ako sa room ko. Mag-thank you ako kay Jesus. Kasi... Pinuhay niya si na mami at si daddy. Gumising kayo dyan! Gumising kayo na! Gumising kayo sa amin! Niyak ka ito! Nahawa ka libi sa'yo! May sakit si libi sa'yo! Lumayas ka! Lumayas!